patang sa ating sumilang ay anak na ibinigay upang magharing lubusan, taglay ay dakilang alang tagapayo ng may kapal. Purihin ka, Jesucristo, viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Purihin ka, Jesucristo, viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, sari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang Malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot sa dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahari ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ipinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas, magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig, ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta, nakasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng puon ng ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ngang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban.
Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalaala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman niyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala sa kanyang gawing dakila. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit, pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila, at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. At mga kapatid, ngayon po ay ikatlong linggo sa karaniwang panahon. Ilang araw pa lang ang nakakalipas, ipinagdiwang nating mga Pilipino ang isang mahalagang debosyon, ang debosyon natin sa Poong Jesus Nazareno. At ngayong linggong ito, mga kapatid, isa pang mahalaga, matandang debosyon ng mga Pilipino ang ipinagdiriwang natin, ang kapistahan ng Batang Jesus, ang Santo Niño. Palakpakan natin ang biyaya ng Batang Jesus,
ang santo ninyo. Malakas na palakpak para sa batang Jesus. Mamaya, meron tayong prosesyon mamayang hapon. Siguro maraming mga nagdala rin ng kanilang mga imahen ng santo ninyo. Pero kasabay ng pagbibigay parangal, pasasalamat natin sa pagdating ng batang Jesus. Ngayong linggo, ialay natin ito. Batiin natin, ipagpasalamat natin sa Diyos ang biyaya ng mga bata, ng mga kabataan sa ating pamilya, sa ating simbahan, sa ating lipunan. Happy Fiesta sa lahat ng mga bata. Palakpakan din natin ang mga bata at kabataan sa ating pamilya, sa ating simbahan. Alam ho ninyo, nung isang araw hanggang ngayon, ngayon ang huling araw, tatlong araw, nagaganap sa UST ang 10th PCNE, Philippine Conference on New Evangelization. At nung isang araw, nabanggit ng panauhing pandangal mula pa sa Vatican, sa Rome. Siya ay mula sa opisina ng Synod, si Cardinal Mario Grech. Ang ganda ng sinabi niya, pinuri niya ang simbahan sa Asia kasama ang Pilipinas, pero meron siyang mahalagang ipinaalala. Sabi ng Cardinal mula sa Roma, huwag niyong kalilimutang pakinggan ang boses ng kalikasan, ng mahihirap, at ng kabataan. Care for the earth, for the poor, and for the young. Mahalaga ang boses ng mga bata at kabataan. Ingatan ninyo sila. Alagaan ninyo sila. Kung paano mahalaga ang buhay ng tao, biyaya ang bawat batang isinisilang sa mundo. Katulad ng sinabi ni Propeta Isaías, ang kanyang pangitain sa unang pagbasa, ano ang sabi niya? Isisilang sa mundo ang sanggol na magbibigay liwanag at pag-ibig sa mundong matagal nang nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan, sa kasamaan. At ang sanggol na yan ay walang iba kundi ang batang poong Jesus Nazareno. Si Jesus na naging simula ng pag-asa ng mga taong matagal nang naghihirap at naliligaw. Kaya tuwing may isisilang na bata sa mundo, isinisilang din ang pag-asa ng tao. Kaya mga kapatid, malaking pananagutan, makinig po kayo, malaking pananagutan, kasalanan sa Diyos, ang sinumang nag-iisip, nagbabalak, at gumagawa ng bagay na ikasisira at ikamamatay ng buhay ng isang bata. Dahil pwedeng ang sinisira mo, ang pinapatay mo, ay ang binibigay na pag-asa ng Diyos para sa mundo. Tandaan mo yan. Pag-isipan mong mabuti bago mo sirain ang buhay ng isang bata. Bago mo abusuhin, saktan ang buhay ng isang bata. Pananagutan mo yan sa Diyos. Kaya naman, katulad ng kagalakan ni Pablo sa 2nd pagbasa, ito ay dasal ni San Pablo sa mga taga-Efeso dahil sa maganda nilang ginagawa at mabuti nilang pag-uugali. Asahan mo rin, nagbubunyi ang langit, natutuwa ang Diyos sa bawat batang binibigyan mo ng pagkakataong isilang sa mundo. Natutuwa ang Diyos sa bawat taong
nagtuturo ng tama, nag-aalaga ng mabuti, at nagmamahal ng tapat sa mga bata at kabataan. Alam nyo, bago po ako pumasok ng seminaryo para magpare, ako'y naging miyembro rin ng mga organisasyon ng mga kabataan sa parokya, sa Kristan, Legion of Mary, Paris Youth Ministry. Kaya nung ako'y naging pare, alam ko kung ano ang hinihingi at kailangan ng mga batang ito sa parokya. Lagi ko nga sinasabi, yung mga kabataan na yan, hindi naman mahirap kausap yan. Pagbuhatin mo, paglinisin mo, utusan mo, isa lang ang huwag mong gagawin sa kanila. Huwag mong gugutumin yan. Lalayasan kanyan. Hindi kanya sasamahan. Kaya tinan mo yung mga bata, naaksama mo ko sa palengke, Naaksimba tayo, Nak, magja-Jollibee mamaya. Sige na. Simple lang ang kailangan ng mga bata. Pahalagahan natin sila. Alagaan natin sila. Habang may katapat na parusa rin ang naghihintay sa mga aabuso, mananakit at sisira sa kanila. Pero mga kapatid, huwag nating kalimutan na yung tinatawag ni Kristong maliliit sa ating ebanghelyo ay hindi lamang yung mga bata. Ang tinatawag ni Kristong maliliit ay ang mga dukha, ay ang mga kawawa, ang mga binabaliwala sa lipunan kahit sa simbahan. Kaya nga nung sabihin ni Kristo sa Ebanghelyo, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Ito rin ang gusto niyang sabihin. Dalhin ninyo sa akin ang mga dukha, ang mga may sakit, ang mga mahihina, at kahit ang mga makasalanan. Dalhin ninyo sila sa akin. Kaya nang ipinatong ni Kristo at binasbasan ni Kristo ang mga bata, ganon din ang kanyang nais gawin sa mga maliliit at kinakawawa. Noong Huwebes, bumalik na rin po ang ating regular na programa na feeding program, ang iThursday, para sa mga kapatid nating nakatira sa kalsada. Medyo nalungkot ako noong Huwebes. Kasi noong December, umabot na sila sa 500. Aba, noong Huwebes, 219 lang sila. Sabi ko, anong nangyari? Nasaan yung iba? Sabay-sabay silang sumagot, nahuli, Father. Dahil nasa lansangan lang. Well, bilang respeto naman sa mga otoridad, ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Ang pakiusap lang natin, sana walang pisikalan. Walang sakitan. Naalala ko yung isang pare, sabi niya sa akin, Father, yan bang ginagawa niyong pagpapakain sa kanila? Hindi kaya tinuturuan niyo lang silang maging tamad at umasa na lang? Tama. Oo. Sa ngayon. Kanino? Sana nakikita pa rin nila ang simbahan bilang maaasahan. Sa ngayon. Silang mga wala pang kakayahan. Silang mga nakakalimutan. Sana nakikita pa rin nila tayo bilang simbahang maaasahan. Kaya nga, sa tulong ninyo, ngayong taon na ito, tutulungan na rin natin silang bumalik sa paghahanap buhay. Sa pagpapatuloy ng misang ito, mga kapatid, ngayong kapistahan ng Santo Niño, baunin natin ang paalala ni Kristo na hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos ang sinumang hindi tumutulad sa puso ng isang bata. Hindi ang batang nagagalit kapag hindi mo kagad na pagbigyan. Hindi ang batang matigas ang ulo at hindi nakikinig kapag pinagsasabihan, kundi magkaroon tayo ng puso ng bata, marunong pa rin maniwala, marunong pa rin magtiwala.
matanda ka na, hindi ka na bata, pero huwag mawawala sa iyo ang puso ng isang bata. Naniniwala, nagtitiwala. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, pasalamatan natin ang dakilang Ama na humirang sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak kay Kristo, at nagkaloob ng Espiritu ng Karunungan at Pangunawa. Ipanalangin din natin ang lahat ng mga bata sa buong daigdig. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa Santo Papa, mga obispo at iba pang pinuno ng simbahan, patuloy nawa nilang panindigan ang pagkiling sa mga dukha sa pamamagitan ng paglingap sa mga bata at mga maralita. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nangunguna sa pangangalakal at industriya sa pamamagitan ng scholarship programs, mabigyan nawa nila ng pantay na pagkakataon ang mga mahihirap na kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at umangat sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga kabataang pinababayaan ng kanilang mga magulang, makatagpo nawa sila ng mga taong may magandang kalooban, nagagabay at magkakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa mga nakatatanda, maging magandang halimbawa nawa sila kung paano mamuhay na may positibong pananaw at puno ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Para sa ating lahat na naririto, talikdawan nawa natin ang pagkamakasarili at magmalasakit sa kapwa at sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang panalangin ng iyong mga anak. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo po ang panalangin ng iyong mga anak. Bigyan mo po kami ng puso ng isang bata at ituloy mong maging karapat dapat nawa kami sa walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna anda. Ating sambahin ang inyong nilalahimbing sa kanlungan ni Maria.
ilagay ating handog at panalangin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo po ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dating lingid sa amin, naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti, upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon, upang ang napinsala noong sandibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, natutuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banalang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalo na ang mga batang maagang yumao at ang mga inosenteng biktima ng aborsyon. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Katulad ng bata, araw-araw, maniwala at magtiwala
na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hawak ang mahigpit sa Ama
Nakipamuhay bilang tao. Itulot mong kami makibagay, makitulad sa kababaang loob mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig, hawak ang mahigpit sa Ama ay ilapit-pit, Senyor Ninyo Jesus. O Santo Batang Diyos, aming daigdig na sa iyong bisig, hawak ang mahigpit sa Ama ay ilapit-pit, Senyor Ninyo Jesus. Hawak ang mahigpit sa Ama ay ilapit, pit, Senyor Ninyo Jesus. Announcement. Ngayon po ay Holy Childhood Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa mga pangangailangan ng mga bata sa buong mundo. Tumulong po tayo. Sa sarili lamang, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong Linggo ng Palaspas, maaari niyo po, nyo na po namong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nakakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan
at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay igagawad muna natin ang natatanging pagbabasbas para sa mga bata at kabataan na nandito ngayon at nagsisimba at yung mga nasa online. Kaya kung may kasama kayong bata at kabataan ngayon, mga magulang na nandito, ipapatong ninyo ang inyong kanang kamay sa kanilang ulo habang sila ay aking binabasbasan. Kung wala dito ang mga bata sa inyong pamilya, tahimik niyo po silang ipanalangin sa sandaling ito. Panginoon naming Diyos, mula sa pananalita ng mga bata ay lumikha ka ng awiting papuri. Kaawaan mo ang mga batang nandito, ang mga bata sa aming pamilya, ang mga ipinagkatiwala sa mapagmahal mong pagkalinga sa simbahan. Ang anak mong isinilang ng mahal na birhen ay malugod na tumanggap ng mga batang maliliit. Niyakap niya ang mga ito, binasbasan, kinalong at ginawang huwaran para sa lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, na pagkalooban mo sila ng biyaya upang lumago sila sa kristyanong pamumuhay at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, maging saksi dito sa lupa sa pamamagitan ng pagpapalaganap at pagtatanggol ng kanilang pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan muli natin ang mga bata, ang mga kabataan sa ating pamilya. Ipanalangin natin sila, pakitaan natin sila ng mabuting halimbawa. At salamat po sa mga tulong na binibigay ninyo sa ating simbahan para sa mga bata, kabataan, na mga may sakit, ang mga estudyante, at ang mga nasa kalsadang kabataan na ating natutulungan. Ang Diyos na ang magbigay ng gantimpala para sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bisyo na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba na namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, di mo aramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, binanamal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binanamal ka namin.